In the book of Proverbs, chapter 25, verse 28, it says here, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Tagalog po, siyang hindi pumipigil na kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang utang. Hayaan po natin na sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon ay lubusan po nating maunawaan ang kahalagahan na magkaroon ng pagpipigil sa ating pong mga sarili. Hindi po natin kaya bilang tao sapagkat nandoon ang ating mga kahinaan, nandoon po yung mga struggles natin sa ating pong mga buhay. Pero alam po natin, ayon sa pangako ng Diyos, ayon sa kapangyarihan ng kanyang mga salita, we can do all things through Christ who strengthens us. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Tayo po ay manalangin sa Panginoon, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hayaan mo po, O Diyos, na ang iyong mga salita na nahayag sa aming kalagitnaan ay lubusan na magkaroon ng katunayan at kaganapan sa amin pong buhay at sa simbahang ito. Hayaan mo po, Panginoon, na lubusan po namin mapagtagumpayan ang aming mga sarili at makita nawa sa amin ang karakter, ang pag-ugali ng isa pong Kristiyano na binago po, O Diyos. Kaya narito po kami, Panginoon, bago kami lubusan dumulog sa iyo sa pananalangin. Hayaan mo yung mga salita ay mangusap sa amin upang lalo't-lalo na maidulog namin ang aming mga sarili sa iyo at ang mga bagay na amin pong pinaglalabanan ay amin po, Panginoon, maisuko sa iyong harapan. At kung may mga bagay na pinatatag ka na sa amin pong mga buhay, hayaan mo po na ito ay aming maipagpatuloy. Pero nawa ay patuloy kami na hihingi ng gabay at ng iyo po, Panginoon, karunungan upang magawa po namin ang lahat ng mga bagay hindi ayon sa aming kapangyarihan o kakayanan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu. Kaya narito po kami, O Diyos, nagpapasap sa iyong kapangyarihan, manguna ka sa iyong lingkod, yun din po sa bawat isa, Panginoon, na makikinig ng iyong salita. At pag-ugnay-ugnayin mo ang aming pananampalataya upang lalo't-lalo na ikaw po ang siyang mahayag sa aming buong kalagitnaan. Maray pong salamat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Hallelujah! So the simple title of this message tonight is How's Your Self-Control? Kamusta na ba ang ating pagpipigil sa sarili? Ito ba ay lubusan po nating napagtatagumpayan? O ito ang nagtatagumpay sa ating pong buhay o yung pong kawalan ng kontrol sa ating pong sarili ang siyang nagtatagumpay sa atin? So huwag po nating hayaan na tayo ay madaig ng kaaway, kundi tayo po, mga kapatid, ay higit pa sa mananagumpay dahil po sa ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Muli palapakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Maapuna po ang bawat isa. Pero po isang short video, maaaring kung natunghaya na ito ng iba sa inyo, pero doon po sa hindi pa lubusan po na nakakita ng cute video na ito, ito po ay kahalintulad ng ginawa ni Andrew Rayner ng Washington Post patungkol po sa marshmallow study noong 1960, na kung saan ang pag-aaral kong ito ay patungkol sa may 653 four-year-old children na kung saan binigyan po sila ng pagpili. At ang sabi sa kanila, binigay po sa kanila ang isang malaking marshmallow.
At ganito ang kondisyon. Ibibigay ko yan sa'yo, pero kapag ako ay lumabas, at sa aking pagbalik, dalawa ang ibibigay ko sa'yo. So habang ikaw ay naghihintay, huwag mong kakainin ang marshmallow na yan. Dahil pagka kinain mo yan, pagbalik ko, wala kang pangalawang marshmallow. Kaya ito po yung marshmallow test sa 4-year-old children na kung saan nakita po yung kanilang galing sa control sa sarili. Okay, sit in that chair. Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so they know how to. And stay in here, and stay in the chair till I come back, okay? Alright. I'm gonna go do something and I'll come back. It's yummy, yummy. It's really good. Kinakain na po yung marshmallow. Sinasabi po na doon sa pag-aaral na ito, ng umidad na daw po yung mga bata na kung saan ay nakapigil sa kanila po mga sarili pang kumain ng marshmallow. Sinasabi po ayon sa patuloy na research, sila yaong hindi masyadong umaba physically. Sila po yung nakaiwas sa divorce at sa addiction sa drugs. Kumpara po sa mga batang hindi nakapigil sa pagkain ng marshmallow. So, kahit po
sa mga tao na kung saan wala pong kapuspusan ng Espiritu ng ating Panginoon, nagiging makatotohanan na kapag ka ang isang tao ay may pagpipigil sa sarili, sa unti-unti niyang paglaki, ito ay kanyang nadadaladala at lubusan po siyang nagkakaroon ng maturity sa kanya pong buhay. So, nangangahulugan po na ang self-control ay talagang napakahirap i-develop sa ating pong buhay. Hindi lang po ito sa mga bata natin pong natunghayan, kundi mapapansin po natin sa ating mga sarili in different aspects in our lives, ganyan din po ang nagiging reaksyon natin. Kung hindi man kainin talagang para bang hahawakan, talagang isusubo na pero may isip, teka, hindi nga pala po pwede. May mga sitwasyon pong ganyan sa ating pong buhay. And congratulations kung ikaw ay nagtagumpay sapagkat pinanguna mo ang Diyos sa iyong buhay. Now, mas matindi po kapag ka ito po ay talagang naging aktwal na sa buhay ng isang tao. Let's just remember the story of Alexander the Great. He was a military genius and a conqueror. Talaga pong hinangaan siya sa napakabatang edad, napakarami niya pong mga lupain ang sinako. Kaya nga po siya ang kinilalang emperor ng Grecian Empire. At kahit po pumasok na yung Roman Empire, yung influence po ng Grecian Empire ay nananatili pa rin. Ibig kong sabihin, gano'n naging makapangyarihan ang kanya pong impluensya doon sa ancient world. Pero may pagkakataon po na bagamat siya ay great conqueror, dahil po nandoon ang kalasingan sa kanya at that moment, nagkaroon po siya ng pagkagalit dito po sa kanyang kaibigan na si Cletus. At ito po ay kanyang nasibat at namatay po ito. Maaring kinilala siya na military genius, pero hindi niya napaglabanan, hindi po niya napagtagumpayan ang kanyang sarili. Nakapatay siya ng kanya pa namang isang malapit na kaibigan. Kaya nga po, in the book of Proverbs, chapter 25, verse 28, dito po malinaw na ipinahiwatig ng banal na kasulatan na kapag ka ikaw ay isang tao na walang self-control, abang-aba ang iyong kalagayan. Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Kapag ka pala po ang isang tao ay hindi marunong mamahala sa kanyang sarili, hindi marunong magpigil sa kanya pong sarili, kagaya daw po siya ng syudad na bagsak at wala pong pader. Now, napag-aralan po natin nung nakaraan ang bansang Israel na sila nga po ay bumalik doon sa kanila pong lupain. Alam po natin, wala pa po silang walls. Kaya po, in danger po sila doon sa mga taong nasa kanilang paligid na nagtatangka sa kanilang pong buhay at sa kanilang pong lugar. Pero ang sabi nga po, God would provide for them a wall of fire. Kahit po walang walls yung pong city of Jerusalem, there would come a time na magkakaroon po ng great protection. There would be a wall of fire for them. Pero alam nyo, yun daw palang isang taong walang control sa sarili. Abang-abang kanyang kalagayan sapagkat wala po siyang proteksyon sa mga kaaway na nasa kanya pong kapaligiran.
Kaya nga po ang Wall of Jericho ay pinakapal nila upang walang sino mang kaaway na makapag-penetrate at makapanakop sa kanila. So nangangahulugan, kapag tayo isang taong walang control, kaya-kaya tayong pasukin ng kaaway. At hindi malayo, mga kapatid, na yung pong tinatawag na impluwensya ng sanlibutan ay makaapekto sa atin, at higit pa dyan, even demonic spirits can influence and even penetrate in our lives because of lack or loss of self-control in our lives. Ganun po katindi. Kaya kinakailangan po natin bakuran ang ating po mga sarili sa pamagitan po ng control ng Espiritu ng ating Panginoon. Now, ano po ba ang mga aspect sa buhay natin na kung saan nawawala tayo sa ating pong control? Alam po natin, when it comes sa ating pong mga emotions, ito po ay isa sa ating pinaglalabanan sa buhay. Kahit po tayo mga mananampalataya na huwag mong sabihin, nalagpasan ko na ang lahat na niyan. Sapagkat iba't-ibang sitwasyon sa ating buhay ang talaga mag-challenge doon po sa ating mga kahinaan. The first aspect is our emotions. Yun pong mga nararamdaman natin. Yun pong mga pagkagalit natin, yung pagkaingit, yung paghihiganti, at yung iba pa po na sinisikreto marahil natin, subalit ito ay hayag na hayag sa harapan ng ating Panginoon. At kapag hindi po natin ito lumpusan na naisuko sa Diyos, isang araw sigurado na sasabog yan at maahayag outwardly. Kaya bago pa man po sumabog yan, bago pa man makapaminsala yan, una sa buhay mo at sa mga taong nasa paligid sa'yo, lupusan mo na itong ibigay sa atin po, Panginoon. Hallelujah! Ikalawa po ay sa pinansyal na kalagayan. Yun pong wala po tayong control sa atin pong paggastos. Kaya nalulubog po tayo sa utang. There are times na talagang nakakautang tayo. Pero mayroon tayong a source of income at committed tayo. Babayaran ko ito monthly o kung ano man ang inyong napag-usapan upang huwag akong masira. Pero kung ito po ay nagiging bad habit mo na ang iyong finances ay hindi po na ma-manage ng ayon, na ayos, talagang lulubog ka sa utang at ang pagkagastos mo ay hindi mo nakokontrol, nagkakaroon ka ng covetousness when it comes to money, mapapansin po natin na unti-unti nalulubog ang atin po mga sarili. Sapagkat alam po natin, mga kapatid, the root of all evil ay yun po ating pag-ibig sa salapi. Ikatlo po, mga kapatid, yun pong food, yung atin pong pagkain. Huwag po nating sabihin, ito na nga lamang yung aking pinagbubuhusan ng pansin bilang mananampalataya, wala na ako ibang bisyo. Pati ganun ang pagkain ko ay pakikialaman. Hindi po tayo pinipigilang kumain, mga kapatid, sapagkat hindi po tayo mabubuhay kung hindi tayo kakain. Pero hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Hayaan po natin na kahit sa pagkain, magkaroon po tayo ng kontrol. Kaya nga po, atin pong pinag-aralan sa isa po nating zonal prayer meetings na through fasting, nagde-develop po ang ating self-control. Kaya kung napapansin mo, mga kapatid, na nagkakaroon ka na ng masyadong attachment sa pagkain, na parang wala na, hindi ka po pwedeng mag-exist sa mundong ito, na yung hindi nagkakaroon ng lavishness in food. So, check yourself. Alam niyo po, kahit ako, no? Na kapag ka masyado na po, mga kapatid, na parang ang craving ko ay kakaiba na.
Alam niyo po, it's also the situation that I check my spirit. Kasi alam niyo po, magkaugnay po yan, mga kapatid. Kapag nakikita ko kakaiba na itong craving ko eh, ibig pong sabihin, yung fleshly craving sa ibang aspeto ng aking buhay, i-chine-check ko rin po, mga kapatid, sapagkat nagmamanifest ito in every area of our lives. Kaya kahit po sa pagkain, mga kapatid, again I say, hindi ko po kayo pinipigilan kumain, pero kung nakikita mo, no, na kapag ka may problema ay doon mo ibinubuhos ang lahat, na ani mo yun ang magiging solusyon sa iyong problema, then mag-isip ka patungkol sa kalagayan ng iyong kaluluwa. Hayaan po natin na lubusan natin masuri ang bawat pangyayari sa ating pong buhay. The next is wisest. So yung pong mga bisyo, alam po natin ito, it's more on sa mga tao na nasa labas. Pero ito rin po ay po pwede na bumalik sa buhay ng mga mananampalataya. When it comes sa pagkalulong sa drugs, sa alcohol, kahit po sa sugal, no? At doon po sa mga bagay na kung saan ay dating pinanggalingan natin. Mga bisyo, even mga addiction, mga kapatid, ito po ay lubusan natin, kabantayan sa atin. Also, ungodly relationships. So, ito po ay ating ding babantayan. Dahil huwag mong sabihin na ikaw ay mananampalataya, kayang-kaya ko yan patungkol sa tukso niyan, sapagkat madalas ako ay nakakarinig ng pagtuturo sa church, pero still, dapat tayong magbantay sapagkat madaya ang kaaway sa ating pong mga buhay. Amen. Then also, in our speech, ito po isa rin sa napag natin ang mga nakaraan na nararapat bantayan natin ang ating pong mga pagsasalita upang nang sa gayon lubusan nating maipakontrol ang ating pong mga sarili sa Diyos. Kapito, mga kapatid, walang iba kundi yung paggamit ng ating pong oras. Maaring sayangin po natin ang ating panahon sa walang mga kwentang mga bagay. Kung hindi po tayo magkakaroon ng kontrol, mas magiging matagal yung iyong itinutuon doon sa iyong cellphone. Magaling sana kung nagbabasa ka ng Bible, pero baka mas matagal pa ang games kaysa pagbabasa ng Bible. So, kinakailangan po, bantayan din natin, Lord, may control ba ako sa paggamit ng aking oras? Kailangan hindi ko ito sayangin or else ako ang pagtatagumpayan ng kaaway sa aking buhay. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Ito lang po ay ilan, pero hayaan natin na ang bawat pangyayari sa ating pong buhay ay magkaroon po tayo ng pagsusuri upang huwag tayo madaig ng kaaway. Meron pong story about TWA Flight 841 noong pong April of 1979 na kung saan, ito pong eroplanong ito, isang Boeing 727, napakabilis po ng kanyang takbo. It had gone out of control habang nasa kaitaasan ng himpapawid. At 39,000 feet, nawalan po ito ng control. At sinasabi po, it twisted through a complete 360-degree barrel roll and plunged 27,000 feet in 10 seconds. Ganun po katindi ang bilis ng kanyang bagsakay. Bakit po? Dahil nawalan siya ng control. Yun pong piloto, kung anuman po ang nangyari at that moment, bigla pong nawala sa control ang eroplano. And almost tore itself apart before making an emergency landing. Alam niyo po, sa pamagitan po ng piloto,
nagkaroon siya ng presence of mind at sabi po doon sa news noon, just 2 seconds na kung ito ay mali ang bagsak, patay lahat yung pong mga pasahero. But because the proper maneuver, because of the proper control to the plane, it landed safely. Imagine kung hindi na-control ng piloto, patay yung lahat ng kanya pong mga pasahero, including him. Now it says that the aircraft suffered substantial structural damage but made a safe emergency landing with 0 fatalities. O ibig sabihin, wow! Pero kung dinala sa ospital, mga gasgas lang po, wala pong nagkaroon ng fracture. Although umikot po etong eroplano doon sa ere at bago po ito nagkaroon ng emergency landing. And according to the news, it was repaired and returned to service the very next month. I-imagine mo po, kapag ka may control ang piloto, ligtas ang kanyang mga pasahero. Kapag ka may control sa ating, tayo sa ating sarili, bilang tayo, pati yung mga nasa paligid natin, may kaligtasan. Amen. Mayroon pong lubusan, no? Na pangahawak sa pangako na hindi tayo maaano, ang Diyos ang bahala sa atin sapagkat mayroon tayong tamang espiritu, mayroon tayong tamang pag-ugali at hindi tayo napapadala sa sitwasyon sa ating pong mga buhay. So, kinakailangan po, lubusan po natin mapag-aralan yung po ano ang mga bagay na i-control sa atin pong mga buhay. The first thing, of course, is control your thoughts. Sapagkat alam po natin itong ating mga isipan ang siya pong pinakaunang tinitira ng kaaway. Kaya nga po, madalas po natin na narinig yung quotation, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. What your actions, they become habits. What's your habits, they become character. What's your character, for it becomes your destiny. Ibig po sabihin, dugtong-dugtong po yan. Kaya kung hindi po tayo magkakaroon ng control sa ating pong mga kaisipan, at stake po mga kapatid ay yung ating patutunguhan. Kaya ngayon pa lang, lubusan po natin ipasakop ang ating pong mga isipan. Let us renew our minds before the Lord. Next, control your associations, your friendships. Ang mga uri po ng mga tao na ating nakakasama, ito po ang magpapakilala kung sino tayo. Pumili ka lang na kahit 5 sa pinakamalalapit na tao sa buhay mo. Ito po ang magpipicture kung ano ka. Sapagkat sila ang madalas na nakaka-influensya sa'yo. Kaya kung hindi tayo pipili ng tamang kaibigan, ng tamang mga kasama sa buhay, dini-destroy po natin ang ating pong mga sarili. Pero kung nais natin na ang Diyos ang mahayag sa atin, magkaroon tayo ng mga godly influences na kung saan yun po ang maa-absorb natin sa bawat araw ng ating pong buhay. The third, know yourself, especially your weaknesses. Kapusan mong kilalin ang iyong sarili. Alamin mo, ano ba talaga yung mga kahinaan ko at doon mo lubusan na ipasakop sa Diyos ang mga bagay na ito upang huwag kang madaig ng kaaway. Sapagkat alam po natin yung kahinaan natin, yun po ang number one na target ng Diablo sa atin pong mga buhay. At kapag ka nakapasok siya doon,
dire-diretso ng buhay. Kaya huwag po tayong bibigay, mga kapatid. Sa kabila na may mga kahinaan tayo, patuloy natin itong isuko sa harapan natin, Panginoon. Then, seek the help of others. Huwag po tayong mahiya na humingi ng tulong sa iba. Let's ask for their prayers. Ipag-pray mo naman ako talaga, nahihirapan ako. So, sa mga tao, alam mo, nalubusang concerned sa'yo spiritually. Huwag kang mahiya. Huwag mo sabihin na, kaya-kaya ko to, very strong ako. Huwag po mga kapatid, sapagkat walang sino man, kahit matatag na Kristiyano, na magsasabi, ako ay nakatayo at hindi ako babagsak. Hindi po mga kapatid. Kundi ang lahat ng mga bagay ay tinatagubilin po natin sa kapangyarihan ng Diyos. At hinihiling po natin ang tulong ng mga kapatiran at ng mga taong mature sa spiritual na kalagayan. And then of course, always seek God's help. Huwag po tayo mga kapatid na magkakaroon ng kaisipan na ako hindi na mahal ng Diyos, iniwan niya na ako, kahit po hindi pa tapos yung aking paglalakbay, kahit sa point na tayo po ay hirap na hirap at hindi natin alam ang atin pong gagawin. Lord, I entrust my life to you. Ikaw ang bahala sa akin. Kakapit ako sa iyo. Kung ang tayo kumakapit sa patalim, how much more nararapat akong kumapit sa iyong dakilang kapangyarihan sa akin. Amen. Lagi po nating tatandaan na kahit yung mga tao ng Diyos in the Old and New Testament ay nansinupok po sila when it comes sa self-control, kapag sila ay bumigay, ay mayroon po consequence na naghihintay sa kanila. Let's take for example si Moses. Sinasabi po in Numbers chapter 20 na naulit na naman yung time na kung saan ang bansang Israel, sila po ay nauhaw, walang tubig, nagreklamo sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, tuktukin mo ang bato at may lalabas na tubig. At yun nga po ang ginawa niya. Tinuktok niya ang bato at ito po ay lumabas. Pero dito po sa Numbers 20, kakaiba po ang utos sa kanya ng Panginoon. Ang sabi po sa kanya, Moses took the staff from before the Lord as he commanded him. Ito po si Moses ay sinasabi po na sa halip na kanya pong pagsalitaan lang itong bato, ayon sa sabi ng Panginoon, ito po ay kanyang hinampas na baka dalawa pang beses. Tingnan po natin ang pangyayari. Ang sabi po niya, nang si Moses po ay humarap na doon sa assembly of the people along with Aaron, ang sabi po, "Hear now, you rebels." Sa galit niya, tinawag niya, "Oh, kayong mga rebelde, punong-puno na, ito pong si Moses, for 40 years, napaikot-ikot na po sila doon sa wilderness, panay na kanila pong reklamo, napuno na siya. Here now, you rebels, shall we bring water for you out of this rock?" And Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice, and water came out abundantly, and the congregation drank and their livestock. Yes, lumabas ang tubig, pero hindi niya sinunod ang ating pong Panginoon. Bakit? Dahil sa kanya pong sobrang galit sa mga taong ito. Maring sabihin natin, eh, karapatan naman yan si Moises na magalit dahil nakakayabot naman talaga yung bayan yan sa kanilang paulit-ulit, no, na pagre-reklamo sa harapan ng Diyos. Yet, hindi pala ito katanggap-tanggap pa rin dahilan na dahil sobra na kanilang pagre-reklamo ay mayroon ka na rin karapatan na mawala ang kontrol mo sa iyong buhay. His loss of self-control because of anger led
to a bitter consequence. Ano po, mga kapatid, ang nangyari? Si Moses po, tinawag siya ng Bible, the meekest man on earth. Pinakamaamo, ha? Na tao sa mundo. Pero nung hindi niya sinunod ang utos ng Diyos dahil sa kanyang galit, the result, he was denied entrance to the promised land. Kaya nga po sa verse 12, number 20, it says, "And the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes of the people of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land that I have given them." Ganun po katindi. Ito po ang katotohanan na gusto po nating i-emphasize. Loss of self-control in our lives can deny us entrance of our promised land like Moses. It may not mean that we will not enter heaven, but we will lose the great opportunities, the open doors, the victories over our enemies, the access to an abundant life, and so much more that heaven can offer to those who can temper their temper. Maaring isang araw papasok pa rin tayo sa langit dahil, "Lord, sorry po sa aking kawalan ng control sa sarili." Pero yung consequence dahil doon sa ating ginawa, nawala din yung mga great opportunities, nawala yung mga bukas na pintuan, nawala yung saring tagumpay na ipagkakalob sa iyo ng Diyos na malaki sanang patotoo sa mga taong nasa paligid mo. Mas magiging masagana sana ang buhay mo kung mas nagkaroon ka ng control sa iyong buhay. And ito pa ang mas pwede. And if we will not allow the Spirit of the Lord to take control of us, we can also be denied of entrance into God's everlasting kingdom. It's a sad story. Pinanalan natin ang nangyari kay King Saul. Kung papaano na nung una, nandoon ang kontrol ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Pero hanggang sa kanyang pagkamatay, malayo siya sa presensya ng Panginoon sapagkat nawala ang kontrol ng Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Pero alam niyo po, mga kapatid, when there is a building up of self-control through God's Spirit, it can usher us into higher heights where we will experience the magnitude of God's power, favor, and love, and there is assurance to abide not just in the secret place of the Most High, but in the eternal home He has prepared. Lingin ko po ang bawat isa ay tatayo. Nais ng Panginoon na lubusan po natin mapagtagumpayan ang ating mga sarili. Sapagkat napakaganda ng plano niya sa bawat isa sa atin kung lubusan lang tayo magpapakontrol sa kanya pong kapangyarihan. Lastly, sabi po sa 2 Timothy 1:7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound." Kung titingnan pa lang po natin, the Greek word, yung salitang mind, it means discipline, which is self-control, moderation. Ano pong ibig sabihin? Ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa ating mga sarili. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng karunungan upang nang sa gayon
alam natin ang hakbang na dapat nating lakaran sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Habang tayo ay lalapit sa Panginoon, na mayroon pong pagtatagubili ng ating buhay, Lord, give me self-control. Ikaw po, O Diyos, ang siyang nakakaalam ng aking kahinaan patungkol sa larangan ito ng aking buhay. Lord God, hayaan mo na sa gabi ito, paisubo pa ito sa iyong harapan at maging bilang buong simbahan, paitagubili namin sa iyo, tanawa as a church, we will always be controlled by your power, by your spirit, so that your glory will be manifested in our lives.